Ngayon nga ay pinagdiriwang namin ang ika-61st birthday ng aming ina. Hindi na rin nga maikakaila na maedad na ang aming ina at dahil minsan lang naman talaga mangyari ang ating kaarawan sa isang taon, ay naghanda na rin ang kahit konti para magsalo-salo. Madalas nga kapag merong ganyang handaan, ay hindi nawawala ang biko or ang sumang malagkit. Napakasarap naman kasi talaga at hindi rin basta-basta nasisira, yun nga lang mahirap siyang gawin at matagal. Kailangan kasing palatikin muna yung nyug at saka yung asukal bago ilagay ang kanin. Fast forward na nga tayo at eto na ang ating finished product. Saran, ang yummy. Ating biko. Kapag may handaan rin naman talaga sa amin ay hindi rin talaga mawawala ang nilagang native na manok. Perfect yan lalo ngayon at maulan at saka minsan lang din magkasama-sama kasi busy at magkakalayo nga naman. Ayaw din kasi sana talagang magpahanda ng ina. Nagpapacheck up kasi siya at gastos pa daw, kailangan daw niya ng pera pambili ng gamot at pampagamot niya. Bibihira niya rin naman talagang makasama yung mga kapatid ko kaya hindi ako pumayag, kaya kinonsyaba ko yung mga kapatid ko at sabi ko ay paghanda nila kahit konti ang nanay ko. Ito pala yung mga itlog na nakuha sa tiyan ng manok kaya siguradong mataba at masarap yung manok na ating lulutuin. Yung bunso nga namin ang nakatoka sa pagluluto. Napakadali lang din naman talagang lutuin yan. Igigisa mo lang yung manok, lalagyan mo ng tanglad at pag malambot na, ilalagyan mo ng balinghoy at saka ng repolyo. Napakasarap naman talaga, amoy pa lang ay talaga namang magugutom ka na. At dahil malambot na nga ang ating manok at ang ating kamuting kahoy, ay papakuluan lang natin ng konti. At ayan, inilagay na natin ang ating repolyo. Papakaluin lang natin ng konti yan para medyo maluto yung ating repolyo at pwede na kumain. Meron nga din dalang isda ang nanay ko galing sa Mindoro kaya ayan, iniihaw na nila at para mapagsaluhan. Dahil nga din sa laking probinsya kami at bihira lang makakita ng ganyang isda sa Maynila, ay kapag nakakakitak at nakakakain kami ng ganyan ay sobrang saya na namin. At syempre lalo na kapag sama-sama kayong kumain. At dahil luto na nga ating mga ulam, ang tita ko naman ang nagluluto ng sauce ng ating spaghetti. Nakakatawa naman kasi talagang tulong-tulong sila sa pagluluto, biglaan lang talaga kasi. Habang ang ate ko naman ang busy pagluluto ng pasta. At dahil toka-toka nga at tulong-tulong din sa pagluluto, ay mabilis rin natapos ang kanilang mga lulutuin. Tsaka konti lang din naman yung inihanda, mairaos lang ang birthday ng aming ina. Ang mahalaga naman para sa amin ay healthy at malakas nga ang aming ina. Bonus na lang kasi nagkasama-sama nga silang magkakapatid, ganun din yung mga pamangkin at anak niya. Hindi rin talaga namin siya napapayag. Pero dahil birthday naman niya ay kami naman muna yung masusunod. No choice naman na din na siya. At kahit simple nga lang din naman yung inihanda namin para sa kaarawan ng aming ina, ay ramdam at kitang-kita naman namin na masayang masaya talaga siya. Sa totoo lang guys, madalas din kasi talaga kapag nagbe-birthday sila ng ama ay madalas na walang handa dahil nga sa hirap ng buhay. Ang lagi nilang katwiran ay magsisimba na lang daw at magpapasalamat kasi sinapit na kanilang kaarawan. At dahil nga ngayon ay may mga trabaho na kami kahit papano ay hindi rin talaga ako pumapayag na hindi nila maisi-celebrate ang kanilang birthday kahit sa simpleng handaan lang. Tignan niyo naman guys kung gaano kasaya ang aming ina. Enjoy na enjoy niya ang kanyang kaarawan. Hindi dahil sa mga handa niya, kundi dahil sa minsan lang din talaga naman mangyari ang ganitong pagkakatao magsama-sama. At dahil luto na nga ang mga handa guys, tara nakain na po tayo habang mainit pa. Ang sarap talaga naman kumain kapag sama-sama kahit simple lang yung mga pagkain. Maraming salamat po sa mga nagpunta, lalo sa mga pinsan ko, sa mga tito at tita, gayon din sa mga kapatid ko, higit sa lahat kay Pauline at kay Erwin. Sila kasi yung punong abala sa okasyon na to. At kahit nga hindi pinayagan ng kapatid ko na mag-absent sa kanyang trabaho, aba hindi na nga pumasok para lang makaselebrate sa birthday ng aming ina. At syempre, ayan na nga, pagkatapos kumain, hindi mawawala ang picture-picture. At syempre, kapag may birthday or kapag nagsama-sama, ay hindi mawawala ang inuman at syempre ang kantahan. At dahil sa sobrang busy nga, ay nakalimutan daw ibigay ni Pawang ang regalo sa aming ina. Panay nga ang reklamo at iwinalado ng anak ko at ng pamangkin ko yung mga payong niya, wala daw siyang magamit. Kaya ang sabi ko nga sa hipag ko, imbis na cake at malaklak na nabigay ko sa aming ina, ay pinabili ko na lang siya ng payong. At para nga rin ka ako naman maiba ay kahit papano ay nilagyan ko naman ng palawit na pera. Nasanay nga siya lang naka-GCash lang yung padala ko laging pera, kaya naman ngayon alam kong kahit papano ay maso-surprise siya.
Nagtataka pa nga daw siya kasi bakit bayong lang na naman yung regalo, bakit balot na balot pa. Sabi nga daw ng kapatid ko, lagi daw nagrereklamo ang aking ina at wala nga siyang magamit na payong, kaya naman ayan, payong na lang ang inaregalo ko. Nabigyan ko na nga rin siya ng pera, kaya alam kong hindi niya ine-expect na may pera pa rin laman sa loob niyan. Kaya naman, nang binuksan na nga niya yung payong, ayan at tuwan-tuwa na nga siya. Hindi daw niya ine-expect na may pera sa loob, that first time lang din daw talaga nangyari yan. Alam niyo ba guys, ito ang mas nakakatuwa. Alam kong simple lang at common lang yan sa iba, pero para sa aming ina, sobrang special yan kasi first time lang daw sa buhay niya. Kaya naman, hindi daw muna niya ginalaw at ipapakita pa daw niya sa aking ama pag uwi niya sa Mindoro. Happy happy birthday ina, salamat at na-appreciate mo ang aking munting regalo. Mag-iingat kayo palagi at sana mas marami pang karawan ang dumating sa inyo. Happy birthday ulit ina, mahal na mahal ka namin. Yun lang guys, thank you for watching. See you in my next vlog. Ingat and God bless. Bye-bye.